Buntis ka? Ano pa bang ebidensya ang gusto mo? Alam mo, lumbayan mo kaming dalawa ni Perla. Para mo nang awa! Hindi! Saka... Hindi ko hahayaan ang pati ang baby natin. Itatago mo at isasikreto! Ito yung binigay ng girl kay Tatay Rado nung sinabi niyang preggy siya. Kailangan itong makita ni Madam Perla. What I said to you was not a request, it's an order. What I want you to do is to go talk to your brother and fix this. Kapatid mo, si Gregor Carrion. Unbelievable. Yun nga, di ko makuha eh. Para bang pinaglalaroan yung buhay ko. Siri yan? Ano ginagawa mo, Siri? Kanina pa kita hinahanap, Madam. Saan mo ito nakuha? Sa girl ni Tatay Rado, Madam. Jack, kailangan natin magkaayos. Ano mo, hanggat hindi mo inaayos yung asta mo sa ibang tao, huwag kang umasa magkakaayos tayo. Little dalawa. Brother, you have to understand. Kakaiba talaga yung relationship namin ni Erica. She wants it. Tatakas ka? I know it's sick, but she is sick. Kaya sana, pwede na natin kalimutan lahat ng mga masamang nangyari at let's just move forward. Ito, Jack. Imbis na nag-research tayo online o sa mga police records tungkol sa kanya, gamitin mo yung bro time nyo bilang isang investigasyon. Sabagay. Pwede rin natin malaman kung ano ba talaga meron sa kanilang dalawa ni Erica. At para mas makilala natin si Gregor Carrion. Please! Ayoko na. Ayoko na naman ako. So Jack, sino yan, ha? Girlfriend mo ba yan? Hindi, nanay ko. Tumawag. Nakausap mo na asawa mo? Aline, nakikiusap ako sa'yo. Kailangan di malaman ni Perla to. At saka yung mga pamilya ko. Hindi ko naman mapipigilan yung paglaki ng tiyan ko. Hindi ko pwedeng matago ito. Alam ko yun. Alam mo, Eden, sasamahan kita. Sa doktor, sa pagbilang mga gamit mga bata, basta. Huwag na huwag. Huwag sasabihin kay Perla muna. Talaga? Sasamahan mo ako sa doktor? Pati pag sa shopping ng baby clothes? Oo, basta bigyan mo ako ng sapat na panahon. Bibili ng maternity dresses ko. Oo, sasamahan kita. Sige, fine. Basta may expiration date itong paglilihi mo, okay? Sige na, sige na. Dahil pag hindi ka tumupad sa usapan, ako magsasabi kay Perla. Salamat, Eden. At huwag mong kakalimutan yung usapan natin. Yung duty mo, on-call ka sa amin ni baby, okay? Oo. Sa pang round? Okay? Okay na lang siguro, may nakad pa ako eh. Bakit naman, Jack? Nag-aaga pa, saan ka pupunta? Pauwi na rin ang nanay ko. Next time na lang. This should definitely be a next time. Thank you so much for coming by. Thank you. See you now. Ingat. Eh, Nay! Bakit naman napapakita sa inyo ni Siri yung pregnancy test? Ewan ko dyan. Hindi ko alam saan niya napulot yun eh. Baka naman gusto niya na magka-baby na ulit kayo ni Tatay. Naku naman, anak. Napakalabo naman nun. Oh, may ka na. Ay, May. Kanino kaya yung pregnancy test? Sino kaya yung buntis sa neighborhood natin? Exciting nun, Nay. May bagong baby sa barangay. Siguro, tingnan natin. Oh, maalali ka na. Ito, upo ka na rito. Kumain ka na. Si Tatay Rado! Siya ang baby daddy! Hello? Ngayon na kailangan yun? Nasa bahay pa yun eh. Si
Sige, uwi na lang ako. Tapos iwan ko na sa opisina bukas. Marco? Yeah, he needs the profiles for the new models. So, I have to go. Diyan na lang, boss. Kaya sandali lang, ah. Erica! Erica! Erica? Yes, Jack? Erica? Hello? Hello, Erica. Nandito na sa labas. Okay, sige. Palabas na ako. Sige, papasok ako dyan. Sandali lang, sandali lang. Erica! Jack! Jack, masalaking puto! Ah! Teka, sandali! 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 Tay, bakit ganun si Siri sa'yo? Ang sama ng tingin niya sa'yo. Tapos kanina, tinatahulan ka niya ng paulit-ulit. May secret siya na hindi sinasabi sa atin. Karay, magkakaroon ka ng kapatid. Oo. Siri, bakit parang nagagalit lang kay tatay? Nawal ka ng tahol. Lutuwa lang sa akin ni Siri na. Di ba, Siri na? Di ba, bunso? Che, di na ako ang bunso mo. Magkakaibang baby ka na eh. Sari ka, sandali lang. Sige, sigutin mo. Sigutin mo, para di siya magduda. Sigutin mo. Hello? Hello? Ba't di mo sinasagot? Nasa CR ako, bakit? Ihandaan mo yung mga envelopes dyan ng mga model profiles, tapos iuwan mo sa sala. Malapit na rin ako. Papark na lang. Jack! Oh. Jack, hindi na CR ko, please. Baka hindi na ako makaalis. Erica, Erica. Dali. Huwag mo sabihin niya, makakalabas tayo dito. Tara. Please, bilisan mo. Please. Please. Tara.
Erica! Erica! Diyos ko, Erica. Handa na siya magsalita. Nagsasampa na ako ng kaso laban kay Gregory Garrido. Pinubugbog niya ako. Pinagpapantaan niya ako. Pamilya ko at ang buhay ko. Hindi ko na kayang makasama siya, please. Please, don't. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka, ha? Ay, muna dito. Bakit? Sabihin kita. Mula nung pumayag kang bumalik ako sa buhay mo, nangako ako sa aking sarili na ikaw ang mamahalin ko. At ang pamilyang ito, magsasamahan ko habang buhay. Wala nang iba. Tandaan mo yan, ha? Sige, kapag naman nakadan sa kusina, gagawin lang ako. Siti, ito yung miss na miss ko. Kusina, bilisan mo, bumalik ka kagad, ha? Hindi ako makakatulog pag hindi kita katabi. Sige na nga. Ha? Alam ko, miss na miss mo na ako. Legal as evidence laban sa perpetrator mo. Nakakuha na rin kami ng protection order. Inayos pa namin ang testimony mo, pati rin yung complaints ni Jack at ni Pat after huhuli na namin si Gregor. Salamat sa inyo. Napakahirap nito para sa akin, pero pinapalakas niyo yung loob ko. Lalo na ikaw, Jack. Mahalaga dito, safe ka, Erica. Ngayon, sasama ka na lang namin sa clinic hanggat hindi pa natin nakukuha yung assistance galing sa DSWD. Jack, ayoko mag-stay dito. Yung huling beses na nasa ospital ako, nakuha ako ni Gregor. Ayoko na maulit yun. Pero, saan natin siya pwede dalhin? Usually, merong mga hospitals or clinics na may police or barangay escort. Pwede rin namang sa isang bahay na hindi mapupuntahan ng perpetrator niya. I-escort namin kayo. Hindi naman pwede sa mga bahay natin. Kilala tayo ni Gregor. May alam akong lugar. Sigurado ako, hindi siya makikita ni Gregor. Saan? Josa!
Diyosa, pasensya na sa late notice, ha? Okay lang, eh. Di ba mag-isa na lang naman ako dito sa bahay? Tara, pasok na kayo. Diyosa, si Erica. Erica, si Diyosa, kaibigan naman ni Pidaba. Sige, okay. Salamat sa papatuloy mo kay Erica dito. Mababa, maliit na bagay. Tsaka umalis na rin naman sa Tito Lorraine, kaya mag-isa na lang ako dito. Tsaka mas tahimik na dito ngayon. Jack. Paano kayo nagkakilala? Nakita namin siya ni Pido na walang malay. Masagal ko nang gusto mo. Umalis sa relasyon namin, pero hindi ko matiis. Napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. You're pretty. Sige lang. Just relax, ha? Kontesera ako sa probinsya. May kumuha sa akin para mag-model sa Maynila. At doon ko nakilala si Gregor. Tiwala ka lang. Alright? Ha? Huh? I'll show you, ha? Ah. Yan, tingnan mo yung shot na to. Sobrang relax ka na. Diba? Sila. Okay ka lang? Nagiginawa ka? Sabi niya, tinamaan siya sa ngiti ko. Pero ako talagang nadala sa charms niya. Una, ang sweet niya. Alaga, mabait. Siya yung unang lalaking nagparamdam sa akin na maganda ako bilang ako. At nung panahong kapos kami ng pamilya ko, andyan siya para tumulong, kaya napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. Smile! Kaya nag-live-in kami. Akala ko mas magiging maganda pa ang relasyon namin. Pero eventually, mas lumalas ang init ng ulo niya. Lagi akong pinagdududahan kung saan ako nanggagaling, saan ako pupunta, kahit sa maliliit na kapalpakan sa gawaing bahay. Sagutin mo ako, sino to? Ha? Sino to? Nagsimula lang muna sa pagsigaw niya. Buti! Bakit mo ginagawa to? Ito pa talaga, ha? Sabi ko sa'yo, kaya sa kanya, ha? Hindi mo pa rin! Bakit? Sagutin mo! Sagutin mo kung bakit! Ha? Kwenta! Hanggang sa kinihana niya akong tulak sa palit. Umabot sa pananakal. Panuntok. Erica, sige. Labas mo lang yan. Pero sa kamalang na lahat, minunod ko pa rin siya. Kahit sobrang sakit. Kahit napakasama yung ginawa niya sa akin. Ano?
Bro, kamusta ka? Kamusta yung nanay mo? Ano? Diba? Kaya ka umalis kanina dahil pupuntahan mo siya? Okay naman siya. Tutulog na. Ano kasi, nabitin ako doon sa bonding natin kanina eh. Ano, game ka? Nightcap. Treat ko, tara. Tol, next time na lang kasi date na rin eh. Tsaka walang tao din sa bahay. Nga pala, hindi mo pala nabanggit na investigative reporter ka. May ipapa-cover sana ako sa'yo. Okay lang ba? Next time. Okay. Nagdududahan na ako ni Gregor. Kung alam na niya, nakasama ko si Erica. Anong pag-dinitraka niya, no? Huwag kayong mag-alala. May police protection si Erica. Isa, kwento niyo pa lang doon sa lalaki na yun. Parang walang kinakatakutan yun eh. Hindi na baling ako mahuli niya. Basta huwag lang siya makalapit kay Erica. Okay, sige, ganito na lang ah. Uwi na muna ako sa bahay kasi baka mamaya pumunta si Gregor doon. Tapos hanggat hindi pa nahuli ang si Gregor, kailangan mailayo natin si Erica sa kanya. Sa Ilocos. Ibalik niyo na lang ako sa Ilocos. Hindi niya ako magagalaw doon. Okay. Bukas ang bukas din. Kasi naman, eto namang si Cap. Hindi niya yata alam na may tagas yung ano, Siri. Baka naman kasi naiwan niyang bukas lang yung gripo. Kaya nga. Dito nga tayo pupunta sa Dr. Mirado kasi Siri, magaling yun. Siri? Siri, stay lang ha. Stay ka lang dito ha. Halika. Manong, stay ka lang ha. Stay ka lang, Manong. Makakabantay si Siri. Sige, kaya mo yan. Magaling ba yun? Oo, magaling yun. Diyos ko. Ikaw talaga. Mari, Mari, sandali. Okay. Aiden, no? Kita mo nga naman yung babaan niya, no? Kung nasaan ako, sunod ng sunod. O ano? Ano? Confirm tayo na. Ito na yung magkakataon. Kausapin mo. Okay, sige. Nakabook na rin ako ng bus ticket tapos dadaan ako dyan sa Erica. Pinunta natin dito yung tuhod mo. Naku, kung hindi naman sakit ang tuhod ko, naku, ako na sumugod dyan. Tama na. Halika na. Sigurado ka. Ikaw talaga. Napakabait mo talaga ako yan. Tama na. Mare naman. Sigurado ka. Diba? Peggy girl! Erica, papuntay ka na rin sila doon sa terminal para kung sakaling may sumusunod sa atin, may bantay tayo. Nakaka-uwi na ako, Jack. Maraming salamat sa'yo. Wala yan. Huwag ka mag-alala, Erica. Ngayon, makukulong na si Gregor at pagbabayaran niya lahat ng mga kasalanan niya sa'yo. Jack, meron pa akong hindi nasasabi sa'yo eh. Jack, hindi lang ako yung babaeng inaabuso ni Gregor. Marami kami. Kung ako inaabuso niyo sa pangbubugbog, yung iba inaabuso niyo sa ibang paraan. Erica, anong paraan na sinasabi mo? Nakwento ko sa'yo na model ako at si Gregor yung photographer.
Siya yung may-ari ng model agency na pinasukan ko. Kung hindi kami naging kami ni Gregor, siguro naging tulad na ako ng ibang mga babae. Anong ibig mo sabihin na tulad ka sa ibang babae? Front lang niya yung pagiging photographer at yung modeling agency niya. Binibenta niya yung mga babae sa foreigners. Jack involved siya sa prostitution at white slavery. Madam Perla, si Tatay Rado! Uy! Sorry, madam, Siri. But I have to do this. Siri! Siri! Mare! Mare! Dito ba dumadaan ang tricycle? Bakit ang tagal? Wala pa! Di! Sumipa si Baby. Hawakan mo. Ano sumipa? Ikaw naman. Wala pang tatlong buwan yan eh. Sisipa, dugo pa lang yan. Siyempre naman, no. Hindi nakakaramdam. Tsaka, talaga naman eh. Hawakan mo. Ama, tumigil ka na nga. Oo naman eh. Siyempre, no? Buntis ka. Malingit ka din eh. At saka, maraming salamat din sa impormasyon na sinabi mo sa akin. Laking bagay yan. Tire-report ka na agad sa polis. Pakitaan mo ko, ah. Tsaka siguraduhin mo makukulong siya sa lahat ng ginawa niya. Aalis po kayo? Oo, anak. Saan, Tay? Medyo malayo-layo to, pero aayusin ko agad para makabalik ako sa inyo. Kailangan kayo, Tay, ha? Mamimiss kita. Ano pong may paglilingkod ko sa'yo? Kaibigan kasi ako ni Josa. Medyo nag-aalala na kasi ako kasi hindi siya umuwi kagabi. Huling nagkita kami nung magkasama kami sa GMC Modeling Agency.